Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ang ngayong araw na to, yung topic natin is gagamit tayo ng crossover lamang na connected sa ating Kevlar GX7 at saka LX20. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng crossover na papunta sa ating dalawang amplifier. Yung Kevlar GX7 natin gagamitin natin sa mid-die at saka yung LX20 natin gagawin natin sa sub. So yung gamit lang talaga natin dito is crossover. Subukan natin kung ano yung quality ng tunog ng ating crossover. Tapos i-connect natin siya dito sa ating mixer, no. So yung mixer natin is yung mixer pa rin natin na MG04BT na Yamaha. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga connectors. So gagamit tayo ng XLR male to mono PL. Tapos isang pares ng XLR male female na connectors. Tapos female XLR to RCA. So ito lang yung ating mga connectors na gagamitin. So bago tayo magsimula, nagpapasalamat pala ako no, na kaabot tayo sa 20,000 subscribers. So maraming salamat sa suporta niyo mga ka-sounds. So yung first step natin, i-connect muna natin yung ating crossover sa mixer. So yung input channel 1 at saka input channel 2 niya, i-connect natin. So magsasaksak tayo dito sa input channel 1 ng crossover. Saka input channel 2 ng ating crossover. Tapos yung mono PL niya, i-connect natin ito sa main output ng ating mixer. So yung left channel natin is channel 1 ng crossover at saka yung right channel natin is yung channel 2 ng ating crossover. So makikita nyo dito may main output, so dito tayo nagsaksak. Next step natin, i-connect natin yung ating Kevlar GX7. So yung Kevlar GX7 natin is for mid-high natin. So sa channel 1, dito sa high, kung makikita nyo may low mid dito at saka high mid, so dito tayo magkoconnect. Sa channel 1 may low mid, so dito tayo magkoconnect. Saka sa channel 2, dito sa high mid. Tapos yung dulo niya naman, yung RCA niya, i-connect natin ito sa likod ng ating Kevlar GX7. Sa audio input ng ating Kevlar GX7. Dahil sa nakaselect doon yung input A sa harap, yung selector niya. So dito tayo magkoconnect sa input A. So connected na yung ating Kevlar GX7. So yung susunod naman natin is yung ating low. Iko-connect natin yung crossover natin na low sa ating Ace LX20. So kung makikita nyo dito sa likod ng crossover may low dito, no. Saksakan ng low sa kabila, sa channel 1 at saka sa channel 2 meron din. So magsasaksak tayo dito. Channel 1, low channel 1 at saka sa low channel 2. Tapos yung kanyang male XLR, isasaksak natin dito sa audio input ng ating Ace LX20. Yung channel 1 ng crossover, sasaksak natin dito sa input A ng Ace LX20. Tapos yung channel 2 ng crossover, isasaksak natin dito sa input B ng Ace LX20. So yan mga ka-sounds, no, ready na siyang tumunog. So yung ating Ace LX20, nakaset siya sa stereo. Tapos dahil low siya, naka LPF, low pass filter. Tapos dahil mababa lang yung wattage ng ating speaker, naka 1.5 volts lang yung sensitivity niya. Tapos naka lift. So bago ako magsimula mag vlog, no, bali na adjust ko na yung pinakamagandang tunog ng ating crossover. So ito yung adjustment ko sa ating crossover. So sa pandinig ko, okay na okay naman yung ating crossover. So gumamit na lang kayo ng headset para marinig nyo yung quality ng sound. So isa-isahin muna natin yung ating sound check, no? Unahin natin yung mid-high. So ito lang talaga yung tunog ng ating mid-high, no? So yung sunod natin yung ating sub.
So, simulan natin yung sound test. So, kontrolin na natin yung sound. No? So, hanggang dito lang yung volume sa mixer. Hanggang dito na lang yung sound test natin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.